Okay, it's okay. She's mahihain kasi siya eh. Mahihain siya. So, ano, pag unang kilala mo siya, akala mo masungit. Hindi siya masyadong nag-ipag-social. Pero, apparently, she's very professional. Tapos pagka nagkakilala na kayo, mas ano na, so, coming from you direct, linawin nyo, para alam din ng mga fans na hindi attitude yung problem kung bakit nawala si Sophia. Ay, hindi talaga. Ah, bakit meron pa? May mga ganun eh. Oh, yes. Tinanggal na. Kasabay ng issue kasi. Kasabay ng, di ba? Ayun, coming from the director. No? Actually, hindi ko nga alam na may issue. Meron. Diyan po sa mga itabi nyo. Actually, tatlo kami direct. Ayan o, ayan. Yan. Linawin nyo. At least, ano. Ano yung, kaya tinatanong namin. Kasi kaya kasi ako sanay akong makipag-work sa mga, kasi I used to be a martial arts coach. I used to teach young kids, teenagers. So, I'm quite familiar with different kinds of teenager behavior. So, ako naman, nung nandiyan siya, napansin ko mahiyain siya. So, she tends to, nagsosolo siya sa, ano, nagsiselfoten. Ayun na naman. Pagka, ano. Tuwil ba ka mag-side comment dyan, dinig ka? Pagka, pero pagdating sa trabaho, she's very professional. Mahirap kasi yung ginagawa ng mga actors na BAGANI. Talaga it will break you down pagka hindi ka talaga palamag. Kasi init ng araw, kung sakit ang yung costume nila. Yes. Ang bigat nung pre. Like, direct mo siya ko rin mag-shoot? Ah, lately lang. Ah, at medyo matagal na siya ka na eh. 2 weeks ago? 2 weeks ago. Pero ako, I can speak for everyone in the world. Yung story yung talaga yung tatakbo eh. Yung talaga yung tatakbo. So marami pang karakter ang darating. Maraming mawawala, parang ganun. Ayun. Mayroong mawawala, may darating. Parang lalo na sa kanino kayo na-excite direct na yung mga darating? Like sila Aiko nandyan, sila Kristen Hermosa. It's my first time to work with Aiko. And I was surprised she's very, very good actress. Abangan nyo, mayroon siyang fight scene din. I was the one who were able to shoot the fight scene of her, establishing her character as Matadora. And then, si Eric Tyre, Eruption, he's a very good athlete. Yun yung hinihingi ko sa mga producers ko eh. Sabi ko, bigyan nyo ako nung talagang atleta na mga genuine na kaya may kaya. Endurance. Oo, makikipagbakbakan talaga kay lakas na makikita natin. Mabibring out yung best kay Ken. So, kailangan ko ng atleta. Humingi ako sa kanya. Talagang hinahanap nila isa-isa. Ganyan. We're quite fortunate to have this opportunity na binigyan kami ni Miss Des de Guzman yung beats na si Unif na natin na mahirap mahanap sa ibang pagkakataon. Lahat from budget. Like for example, yung 1 versus 100, we were given 5 days to shoot it. So, napakamahal yung ano na yun. Kasi we're trying to, other than trying to create a good teleserye, we're trying to push the bar of Philippine TV. Meron tayong, hindi ko alam kung na-achieve natin o hindi, pero meron tayong attempt to make it a little bit international yung level. Sana we're aspiring to compete in the international market. Kasi naman pagdating naman lagi sa actors natin, never tayo matatalo sa foreign actors. Our actors very good. They're very very professional. Direct apart from the parang dunes, yung location. Ano pa mga challenging locations that you've encountered? Yung fishing village, it's on the water. It's elevated. Lakas din ang Cebu village. Totong village na tinayo. So talaga recreate yung kasama si Leroy. Just for BAGANI? Just for BAGANI? Yung fishing village on stilts. Leroy New.